8 a.m. na ng umaga. Kaninang 5:30 nagising ako. Ano po nga ako kasi nga papasok si Ai sa school. Kaso nga hindi ko na naabutan. Sina mama na lang nag-asikaso. Buti nandito sila mama nun. Tapos after nun, hindi na ako nakatulog. Tapos nakakaramdam na ako ng contractions. Parang dinidismenorrhea ako ganyan. Pero tolerable naman. So ni-record ko gamit yung nasa taas kasi yung phone ko. Contractions. Contractions timer ba yun? Basta yun. Umuwa ko kasi nga kapag umaga ganito ako, simula na buntis ako. Pag umaga, parang piniplema ako. Umaga lang naman. Eh, tinimer-timer ko. Tinimer timingan ko na kung may interval na ba siya or ano. Kasi hanggang likod na yung sakit. Nakahiga lang ako, no? Nakatagilid lang ako. Ang interval na niya is every 6 minutes na nagtatagal ng 90 seconds. So sabi ko baka ito na yun kasi may interval na. Although sanay naman ako nakakaramdam ng contractions kasi nga diba medyo maselan yung pagbubuntis ko dito kay Olivia. Lagi siyang nagko-contract talaga. Pero this time kasi mas matagal na tsaka may interval na. So sabi ko baka ito na yun. Pero hindi ko pa ginigising si Daddy Al. Tapos naihi ako mga bandang 6:30 ata or 7. Yan, naihi ako. Tumayo ako. Malamang. Tumayo ako. Tapos sabi ko, bakit parang may may lumalabas na, hindi ko alam kung discharge ba yun or ano. Pero yun, umihi ako. Konting-konti na yung ihi ko. Tapos, pagkatayo kong ganun, may lumabas na fluid. Pero sobrang konti lang. Yung tipong kaya ko pa siyang punasan ng tissue ko. Ano, gumapang lang siya sa legs ko. Ganun lang kadami. Ibig sabihin, hindi pa siya yung gush of water. Ganyan. So, pinunasan ko lang siya ng tissue. Pagtingin ko sa tissue, medyo pinkish yung water. So, sabi ko, baka nagbabloody siyong na rin ako. Tapos, medyo may mga mucus-mucus plug din. Ganyan. Yung blood niya, parang ano lang naman. Parang konti lang. Hindi naman yung dugo-dugo. Parang medyo pinkish lang siya. Tapos, edi, sabi ko, hala. Baka nag-leak na yung amniotic fluid ko. So, naglakad ako ng konti, ginigising ko na si Daddy Al. Sabi ko, Al. Dinadahan-dahan ko na yung tawag sa kanya kasi na si Louie katabi namin, baka magising. Pagka gising ko kay Al, meron na naman tumulo, pero sobrang konti lang, mga patak-patak lang din. Pero yun, alam ko kasi hindi na yung ihi, kasi hindi ko siya napipigilan. Yun yung ano ko sign ko eh. Kapag napipigilan ko pa siya, ihi siya. Pag hindi ko na mapigilan yung pagtulo niya, tubig na yun. So, ayun, sumasakit. Nasakit siya, tayo siya. Hindi ko na tayo mingan. Akit nga tayo. Ano na pala? After nung pagkagising ko kay Daddy Al, naligo na ako. Kasi nga sabi ko, ito na yun. Ano na rin pala ako, adult diaper. Pagkaligo ko, nag-adult diaper na ako para sabi ko, if ever man bumulwak, if ever man dumami yung tubig, at least hindi ako magkakalat. Kalat pa rin ang inisip. Naglolokohan pa nga kami kahapon ni Daddy Al kasi ako, Scorpio ako, si Daddy Al sa guitar use. Buong akala namin nga, Scorpio talaga si Olivia kasi hindi ko naman in-expect na aabot ako ng due date ko. Well, ito talaga yung due date ko, November 20. Sakto, November 20 ngayon. Ang galing no? Kahapon pala yung due date ko. Tignan natin kung anong bet niya kung maging Scorpio siya or Sagittarius. Pero, okay. Ewan ko kung nawagan na ni Daddy Al sila, si Doc. Kasi nasa baba si Daddy Al eh. Pero sobrang lapit lang ng ospital sa amin. 2 to 3 minutes basta hindi traffic. Nandun ako sa ospital. As in, paglabas lang ng village namin. Nandyan na yung ospital. Kaya, tumula tayo sa bahay. Ayoko nga magtatagal sa labor room. Yun ang pinaka-ayoko talaga. Kung hindi pa naman intense yung contractions ko, dito muna ako sa bahay. At least makakakilos-kilos ako. Kasi once na nasa ospital na ako, wala. Di nila inaalaw talagang gumalaw dun. Sa ibang ospital, parang pwede ata. Tsaka sa mga lying-in, pwede. Pero dito sa ospital namin, once na swerohan ka na, bawal ka nang gumalaw. As in, nakatihaya ka lang na ganun. Sa mga gamit, wala naman ng problema kasi
nandun na lahat sa sasakyan talaga yun. So, sasakay na lang talaga ako. Pati yung car seat, nandun na din. Si Olivia na lang talaga ang inaantay. Sakto kasi, may check-up talaga ako ngayon ng 10 a.m. May check-up ako kay Doc ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang umabot ng 10 a.m. Papapacheck up ako. Or, diretso na ako ng ER. So, tignan natin kasi anong oras na? 8 a.m. na. Ano? Kumusta? Tumaki ako. Pero ano, every 5 minutes na yung ano. Iba-iba eh. Kanina may 3 minutes. Tapos ngayon? 5 minutes. Ano ba? Ah, ito yung ito natin ngayon. 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ito yung latest. Okay. Paiba-iba eh. Every 1 minute talaga, oh. Tignan mo pa. Pinapapunta na ako sa ospital. Kasi hindi pala nasabi ni Daddy Ann na may nag-leak na sa aking tubig. Kaya nung may nasabi niya, diretso na daw ako sa ER. Kasi may ano pa daw doon, antigen. Antigen lang? Oh. Ah, hindi na swab? Hindi na, siguro. Kasi may vaccine na naman. Pero tolerable pa naman yung sakit. Pero kahit dito sa contractions na app, pinapapunta na ako sa ospital. Ramdam ko po ang kaba ni Alin Conchin. Ang tahimik eh. Olivia Scorpio na yun. Team Scorpio. Pag ngayon ka lumabas, Scorpio ka. Di ba Scorpio ako? Si Al kasi Sagittario. Pag bukas ka lumabas, Sagittario ka. Dapat pa naman mamimili kami ng ano ngayon, gulay pa. Pero pagkatapos ko magpacheta ko, okay, wala naman gulay-gulay. Pang tinola, wala na rin nata. Ngayon ano dyan, may sayote na wala nga lang gamit yun. May ano dyan? Katawid dito. Sa may pader. Hi. May kita mo yun. Wala na ako. Kaso mataas. Every 3 minutes na to ah. Ngayon lang nangyari na nagko-contract ako, nasa bahay ako, no? Oo. Lagi kasi nasa ospital na agad ako. Tsaka mag... Oh, hindi mo pa nakikitang ganito dati, no? Hindi pa. Pag pumupunta ako, nandun na lang sa ospital. Oh, hindi ah. Ikaw nag-ahatid sa akin. Ako ba? Hala, paano ba yan? Sino mag-ahatid sa akin? Wala ibang marunong mag-drive sa bahay ni na mama dati. Wala pa naman akong tulog halos. 4 hours lang. Akala ko makakaligtas ako sa ER. Every 4 minutes. Kanina 3 minutes. Paiba-iba talaga, no? Ba't ganun? O depende sa pain tolerance ko. Kunyari, sumasakit na pala. Feeling ko, ano pa? Hindi pa. Ayan na, dito na yung ospital. Saglit lang, di ba? Buti walang traffic. Hmm. Eh, pat Monday pa naman. Magugulat yung si Louie. Wala ako. Tapos si Ayi naman pag-uwi, wala na ako. Asan si Mommy? Dito na tayo. Papart na lang. Oh my God. Tapos so, pa-uwiin ako, no? Ay, nagda-diarrhea ka lang. Kasi dalawang beses ako nagpupo. Update mo sila pa, ha? Mm-hmm. Kung sakaling hindi ako makapag-vlog, at least ikaw. Para kasing kaya ko pa talagang hindi pumunta dito. Kaya kasi mga lang, di ba, ano, sabi ni Doc? Pero konti lang kasi yung ano eh, paano bigyan. Hindi naman siya yung gush ng water. Ano lang talaga, tumulo lang talaga sa legs ko. Hindi siya, ganun. Tulo lang, pero may bloody show kasi may kasamang dugo. Pakunti-kunti tumutulo. Hanggang kanina, no? Kanina, ano? Oo, yun, bigla akong tumayo. Meron na namang konti lang. Eh, hindi ko na maano kasi naka-diaper na ako. Hindi ko na matansya. Naka-adult diaper pala ako. Ayun na naman. Gumagalaw si Olivia. Parang nagpo-position. Ito na ako, Mami. Ito na. This is it. Ulaan nyo, Scorpio, Sagittarius. Ang saya ko nito pag Scorpio to. May chance naman tayo, Olivia, maging Scorpio, no? Kasi maaga pa eh. Tapos every 5 minutes na yung contraction ko. Ah, Lord.
Nandito na tayo. So ngayon yung water, tapos yung ano, yung meal mo, anong time? Mga 8:30 po. 4 million? Opo. To sino? Huwag to susi. Pero nung pinaubo ako, may nagli-leak. So admit na daw ito. Pero mahina lang naman daw. Hindi ko narinig mahina. Kasi busy ako. So. Mahina naman. Nalagay na yung suero ko. Tapos, naglagay na rin ng tatlong dosage ng tatlo ba tama? Tatlong dosage ng Buscopan. Waiting na lang ako. Pumutok kasi itong isa. Ayan, dito kasi dapat. Kaso, pumutok yung ugat ko. So, sa kanan na lang. Uupo lang ako. Hindi mo na ako humihiga. Pwede pa naman nandito pa naman sa emergency room. So, ayun. Pero bawal na akong uminom ng tubig. Bawal na akong kumain. Nandito pa rin ako sa ER. Si Daddy Al, nag-ano na for admission. Nag-ano na ng room. So, hindi ko alam kung pwede akong ipadiretso sa room or sa labor room na agad ako. Sana pwede pa dun sa room lang mismo namin. Kasi 1 to 2 cm pa naman ako. Pero yun nga, nagli-leak na rin kasi yung tubig ko. Ini-skin test din ako. Skin test para sa antibiotic. May antibiotic ako kasi nga. Nauna nang mag-rupture yung membrane ko daw, panubigan din. So, para iwas infection lang. Medyo ano pa naman, tolerable ko pa yung contraction. Nagko-contract na naman. Pero, kaya pa. Wala si Daddy Al. Kumuha lang ako ng overnight panties para kay Via. Kasi nag-leak na nga daw siya. Ba't dito, no? Dito. Dito talaga siya. Hindi dito. Buti pala nakainom ka na. Okay na sir. Okay ko na po si ma'am ha. Okay. Saan po dito? Sa labor room. Ah, labor room. Hindi labor pwede. Room. Hindi pwede dun sa... Si sir ang sa room na muna. Okay. Okay. Ah, hindi pwede ako sa room muna. Dun ka na po kasi ma'am imamonitor sa labor room. Okay, sige ba. Ako lang mag-isa dun sa kwarto. Ang laki pa naman, no?
Huwag ka aalis kasi baka anytime pwede ka nung room. Ay, ito. Anong ano room natin? 401. Ito 401. Itong executive. Pinaka. Oo. Sabi mo. Buti available. Oo. Ito yung executive. Laki naman. Patingin hindi, ito. Time is moving fast, but I can't go. Ano? You keep trying to heal, but it don't show. Pwede pa. No one really knows how to carry on. Carry on. Nah, nah, nah. Everybody thinks, but they don't know. Butterflies that cool turn it so cold. Rainy days are when I need you most. Nandito na pala tayo sa room. Si Bia na sa delivery room na. Medyo sakto lang yung size nito. Pero buti may ganito na, may dining table, tapos couch, tsaka to. Tapos pala may binigay na ganyan para sa watch. Tapos yun, TV. Sakto, tapos ito yung CR. Baba, ito damit to. Ito mga, ito yata yung cabinet. Oo, tama. Pag gustong maglagay ng mga damit. Tapos yun, si Bia, hihintayin na lang dito after niya manganak. Yun nga lang, hindi sila din na nag-aalaw na kasama yung asawa pag manganak. So, ayun. Parang katulad din dati. Dati kasi hindi rin ako nakakasama pag sa delivery room. Tapos, tapos, sa recovery room, hindi rin. Tapos, yun. Pag dito na ilalagay sa, pagdadali na si Bia dito sa room, dun pa lang namin nakikita. Dun pa lang talaga namin siya makakasama. Tapos time check tayo, nasa 1:15 na, 1:16. Tapos si Bia dumating, tapos si Bia dinala sa delivery room mga alas 12 yata. So, pahinga muna tayo dito. Hello? Apa? Ah, sige. So, yun, kakagaling ko lang pala sa, sa delivery room. Dinala ko yung camera ni Bia, kasi nga, niyaga naman kami ng doktor na mag-picture lang yata doon. Hindi ko lang sure kung pwede ang video, pero picture dati pwede. Sana ngayon pwede para ma-video namin yung mga yung ibang moments doon. And tapos sabi pala nasa na siya, nasa 5 cm na. Yun. Sana nakapag-vlog siya doon para mas updated tayo. Tapos ako nandito pa rin, mag-isa pa din. Yan. Naghihintay na lang ulit ako ng tawag at saka update kung lang CM na. Ngayon dito tayo sa delivery room. Nanganak ka pa si Bia. Ang bilis. Anong oras? Ayan sila. Hindi pa kasi ako pwede, pumasok eh. Ah, ito! Alam! Ilang pounds po? Almost 7 pounds. 7 pounds lang? Cord cold ha? Cord cold. Laging cord cold. Parang ikaw pang kaya ata pagkili, no? Mami ka, pero yung mata niya mukhang si Bia. Ang ganda niya lang, lady. Alam mo bang, sa camera niya, nag-i-smile na. Nagkulat nga ako, ang bilis. Ang ganda. Uy, tinitignan. Alam mo, parang alam niya nagpo-pose. Oo. Pag pinipicture na, nagpo-pose siya. Ang nag-ano pa nga kami ni Bia, na tawag ito? Magpupustahan pa kami ni Bia. Sabi, mga 8 pounds yan. Alam, gusto mo pakita ng nanay? Oh, liga, liga. Gising naman eh, nagkukwentuhan kami habang nanganganak siya eh.
Hello, baby. Uy, ay. Ikaw mo kung ikaw kapag ako. O, may isa pa? Ay, may pala. Bia! Bia! Sorry, mukhang si Al ang kamukha. Oo. Mukhang si Al. Si Al. Oh, eh, kinay niya eh. Sasabi mo na kinay. Kinay ba? Oo, oo, oo. Ako nang pangalaman. Ay, iba daw dito. Dito yung bakit na niya. Ay, ito si teacher. Ang bilis na. Ako nga eh. Sana yung iPhone 14 nito. Ay, did that lagay up doon kasi na painless. Thank you. Thank you po. Picture tayo kasama sila doon. Ay, camera. Naka-vlog ito, vlog. So, security si ma'am. Ganda pa naman ang... Hindi po ka nakatakit! Ganda na ang ilay niyo ma'am. Para lang! Para lang! Matagal pa. Kasi pinigyan na nila ako matagal. Kasi 1cm eh. Picture na nila. Kita ba si baby? Yeah. 1, 2. Kasi baby nakatingin. Ay, nakatingin sa nanay eh. Oo nga. Okay, thank you. Congratulations. Pasok kayo lang yan bukas. Bukas naman. Bukas naman. Kasi okay na si Sarian ka, paano na lang? Yun nga. Eh, di ba ang tulog ka pa? Bilis ah. Ano na? Nakakagulat. Bakit? Ang bilis? Oo. Hindi ko nga, akala nga namin madaling araw pa. Kasi pag-akat ko, CM lang siya. Oo, tapos bigla. Sabi na, natulog mo naman. Wala ka nga nito. Ayun, itong girl's plastic. Kasi sa ngayon, parang may mararamdaman ka pang nagpo-contract. Kasi po may oxytocin ka. Nakita mo yung ano? Placenta. Oo, nakita mo. Ang laki. Nakita mo. Nakita mo. Nagulat talaga ako kasi, di ba, muna, parang, once, hindi pala, 5cm, yung pinababa yung camera. Bilis lang. Alam mo, babundating ko doon 1cm. Oo. Sabi na ko, ma'am, mahaba-haba pa po ang lalakbayin natin. Na-expect namin lahat doon. Madaling araw pa sa to. Ano, Sagittarius, gumano na ako. Yung talaga yung naalala ko, Sagittarius, ganyan. Kasi injection na ulit ako ng boost ko pa. Maya-maya, pag kaganon sa akin, 5cm, sabi ko yung camera po, ganyan. Tapos, pero, tapos, hindi, na ano ba, tag ito, bago pa mag 5cm, tumawag pa yung anesthesiologist. Sabi nung nurse, ay sabi nung isang doctor na rin doon, ano, tag ito, matagal pa po to. Ano, mataas pa yung baby, matagal pa po, okay lang po. Siguro parang may sasabi yung doktor na may pupuntahan pa siya. Ay, okay lang po, matagal-tagal pa po ito. Mataas pa masyado. So, biglang after ilang minutes lang, pagka-IE sa akin, hala, 5cm. Eh, tumawag na sila kay Doc. Tapos maya-maya, 7cm. Ay, hindi, 8cm. Parang, oo. Tapos, tag dito, 8cm, na injection na ako ng epidural. Sabi ko nga, kaya ko na hindi nag-epidural kasi sobrang sakit na eh. Oh. Kahit may epidural na ako, ang sakit pa rin. Mm. Sabi nga ni Doc, masakit pa rin. Parang hindi tumatalab sa akin yung epidural. Mm. Pero, ano, mabilis lang yung sakit. Yung parang sa monitor, nagko-contract pa. Pero sa akin, natapos na. Mm. Yung nga, pagka-inject siya sa akin ng isang dose ng epidural, 10cm na ako. Wala pa si Doc Swab. Sabi, tawag na silang tawag, Doc, fully effaced na, 10cm, ganyan. Kaya ang gulo siguro ng picture. Kasi nagulat din sila eh. Sabi ko, hala, 10cm na, ganyan, ganyan. Sabi ko, pwede ba akong umere kahit wala pa si Doc? O sabi, sige, practice ka lang. May practice ko, iniiri ko na pala talaga yan siya. Oo, pero hindi pa naman ganun katodo. Pagdating ni Doc, ay, Bia, itodo natin to ha. Pagka ganun niya, ay, ito na yung ulo! Sabi ko, sige na, isang push, labas. Hindi, parang halos dalawang push eh, kasi ang ginagawa sa akin, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, hold, push.
10. Tapos exhale, push. Push ulit. Balik. Isang matindi push. Lumabas na. Cord coil pa. Hindi, naka-cord coil. Sabi ni Doc, oh, cord coil ka pala. Kaya pala, ang tagal kong lumabas. Ha? Nung, lagi ito, nung 37, 38. Ang galing. Galing, no? Sayang nga kasi bawal talaga yung camera. Bawal yung video talaga. Kahit pa ulit-ulit ako. Sobrang sakit. Pa-video po. Gumagano ka. Yung video talaga pwede. Sana hindi na ako nagpa-epidural. Kasi pagkatusok sa akin epidural, 10 cm na ako eh. Bigla ako nag-10 cm from 6. Ang epidural para hindi mabawasan sakit sa labor? Oo, mabawasan. Pero hindi totally. Ito nga nagagalo ko. Yung kay Louie kasi dati, manhid talaga to. Itong kay Olivia ngayon, dati to, nagagalaw ko pa rin. Tsaka ramdam ko talaga. Kaya sabi ko, sana hindi lang pa-epidural. Kasi ganun din yung pain eh. Ganun na ganun din yung pain. Mas short nga lang. Oh, cute! Dumidede siya kanina. Ang galing eh. Tapos nung, nung tinanggal na ni doktor, umiyak. Kasi gusto pa dumede. Kain muna ako. Rice meal. Pero itong Coke mamaya na. Sabi, pwede naman na daw akong uminom ng malamig. Basta may laman na agad yung chan. Huwag ko daw bibiglain na ito agad. Pinahirapan ako ni Olivia nung buntis ako. Buong pagbubuntis. Pero hindi niya ako pinahirapan ng manganak. Okay. Hindi ka nag-labor ng matagal eh. Wala, saglit lang talaga. No? Pero magdong kinsa. Pero saglit lang. Saya. Kaya ko pa umisa. Sayang wala yung ano. Hindi nyo nakita yung talib ko sa pag-push. Thank you, Lord. Ang laki pa nung room. Akala mo magtatagal tayo? Akala mo makakapagpapunta ka pa ng bisita? Di na, uwi na tayo. Yan, sila Ayi. Louie, pakita mo si Louie, Ayi. Are you excited? See you tomorrow. Hey, yeah. And daddy, oh. Are you excited? May kita mo na si Olivia. Ate. Ayi. Nagbalik na pala ako ng damit and ang suot ko ay yung From Comfy Mommy. Diretso pang breastfeed na dito. Sorry, wala akong bra. Hindi na ako nag-bra. Hindi ito lang sa gilid. Yan, mga parapernalia. Kung nagamit ko naman, in fairness. Ay, ito yung parang portable bidet ba itong tawag dito. From Lansino to. Ayan, sobrang laking tulong. Ito yung pinanghuhugas ko ngayon. Kasi may stitch ako. Hindi ko lang natanong kung ilan yung stitch ko, pero hindi naman siya hanggang puwet. Katulad nung kay Louie kasi. Kay Louie hanggang puwet yung stitch ko. Tapos itong organic, in-spray ko din to, yung organic post-birth relief spray ng Lansino. Sobrang sarap niya, ang lamig. Tapos na ano, sa adult diaper, naka-adult diaper kasi ako. Ang adult diaper na gamit ko pala, hindi, di ba hindi ako nagdala ng ano, ng underwear? Ang gamit kong adult diaper, yung nabili ko sa Shopee, sobrang komportable. Lalagay ko na lang yung link sa baba. Itong Tucks, ayan. Sa Shopee ko lang din siya nabili. Pads to. Ayan o, parang basa siya na pads. Tapos, pinatong-patong ko lang siya dun sa adult diaper. Ang lamig. Medicated cooling pads kasi siya. Dadala-dala ko na rin to, yung Mama Way, para pagdede ni Olivia. Pero nag-latch na si Olivia. Kanina, nasa recovery room ako. Dinala siya saglit. Ang galing, nag-latch agad siya. Kasi yan, dadala ko yung Hello World. Ay, may ano pala tayo? Blanket pala. May fresh Jeju Aloe Ice ako dito. Batiste. Dahil kanina, hindi naman ako naligo ng buho kasi nga gabi, kagabi naligo ako. Gabi na ako naligo. Tapos umaga, di ba, umalis na kami. Katawan lang yung pinaliguan ko. Pero bukas na ako maliligo. Magda-dry shampoo muna ako. Para magamit ko may mga paraphernalia ko. Sabihin nyo, ang dami kong inano ng hospital bag. Wala naman ako nagamit. Papakita ko sa inyo, gagamitin ko lahat. Link down below. Ang bango na ito. Yung nandik niyong ganito ko kasi sa bahay, malaki. Pero magbe-baby powder lang. Asan na yung alcohol? Ayan eh.
Ito pala. Hi, ma. 2:37 p.m. Normal delivery po. Uwi natin, Dr. Swaberdes, Dr. Abel Secretary, and baby girl. Gising nga. Yes, ma'am. 3.16 kilos po siya, ma'am. 50 cm shift left natin, baby girl. Oh, nakapastura na agad. Customer naman, ma'am. Natanggalin naman na namin yung cord lang together with the NBS packages. Maintain natin yung temperature niya, ma'am. Hindi po bababa ng 36.5. Di rin tataas, ma'am, ng 37.5. Okay. Kasi pag bababa sa 36.5, ma'am, nilalamin po ang baby. So, pag may fan aircon, medyo hinaan po mga okay. Pag-load po si baby. Kala ko pa naman, 10 pounds ka. Ang bigat-bigat mo sa tiyan ko. Na. Ayan po. Ayan. Wala kayong ano. Ma'am, request lang ako, ma'am. Tapos, if ever in case later, wala pa din, follow up nyo na lang po sa station. Okay. Pero, depende pa po siya sa availability, ma'am. Kasi, sa delivery pa rin. Ayun, ito na yung baby book natin, ma'am. Ang galing niya mag-latch. Oo. Diba sabi din ng Liz? Usually, pag baby girl daw, nahihirapan sila. Pag tumigil pala, kailangan i-stimulate yun dito. Oh. Hindi daw pwedeng pag tumigil. Alam mo, okay na. Ang galing-galing naman. Ah, tinanggal na. Huwag mo tatanggalin. Dan na? Busog na ikaw? Sino ka mukha mo? Oh, umutot na naman. Nag-utot-utot na naman yung batang yan. Ikaw ha? Alam mo bang grabe ka gumalaw sa tiyan ko? Ang likot-likot mo, parang ka nagtitiktok lagi. Ay, sus naman ng Olivia ko. Sino ka mukha? Hati eh. Si Ate Ayo, tsaka si Ate Louie. Naantay ka na dun sa house. Ayaw mo na? Ay, sus, ayaw mo. Wala pa yung nare-request naming crib. Nag-request kami parang crib ba tawag doon? Burp ikaw? Ano magpa-burp? Yeah. Ay, hindi na ako marunong. Ayan ang Olivia ko. Hello? Asus naman. Asus. Ang ganda-ganda naman yun! Ang ganda! Hello! Mami ko, hindi marunong magpa-burp! Asus naman yun! Papa-burp ako! Nanay ko, ganyan ba? Hindi ko alam. Alam, nakikita ko ganito eh. Ang cute! May dimple! Uy, may dimple ka? Jesus! Oh! Oh! Ay, dedede! Ay, dedede pa! Burp muna ikaw! Hmm? Jesus naman niya! Ang baby na yan! Ang baby! Ang cute naman ng baby! Jesus! Parang cute oh! Parang laruan lang yan! Olivia ko yan! Jesus! Atsus. Pinanganak na ang kukumpleto sa Tres Marias. Ano? Ha? Atsus. Bango! Pinakagusto ko pag may newborn. Ano? Bango! Oh, thank you. Di mo pinahirapan si Mami. Ang bilis-bilis natin kanina lumabas. Isang push lang ah. Ang galing-galing ng baby ko ah. Tinulungan ako ah. Diba? Tinulungan mo si mami kanina. Kinakusog ko kasi siya habang nasa tiyan ko siya. Kanina.
Olivia, isang push lang tayo, ha? Tulungan mo si Mami. Mabilis lang to. I love you. Uy, nandidila pa. Andidila pa. Andidila ka pa. Ayan. Oh, Olivia. Asus. Oh, ano yan? Ano? Ano hanap? Asus. Asus. Oh, ano yung tingin-tingin doon? Sabi mo, Ate Louie, Ate Ayi. Oh, Diyos! Antok na. I waited so long. Your lips sweet in a kiss. All my fears are gone. My strength. Sabi ko kay Daddy Al, wag na wag kang makakatulog ng bit-bit mo yan. Wala pa sa ulirat mo na may baby kang awak mamaya. Makatulog ka. Mabitawan mo, di mo masabi. Oo. Siyempre wala pa, hindi ka pa sanay eh. Wala pa sa sistema mo na may baby. Yun nga rin inisip ko kanina eh. Naantok na ako na bit-bit ko. Sabi ko mamaya, maano. Eh wala pa kasi yung crib. Wala pa rin yung crib. Siguro ano, naubusan. Nasa executive pa naman tayo. Tayo yung walang crib. Ito, ano pala, tinatry ko na yung Mama Blends. Bake no miss, yon. Yung coffee to eh, pero meron din tong chocolate. Uy, ma... Ang sarap, parang mocha. Ah, napakasarap. Kiniklaim niya. Sa lahat daw, yan daw pinakakamukha niya, si Olivia. Sure na sure daw siyang kamukha niya daw talaga. Yan daw talaga. Siyang siya daw talaga yan. 100%. Mukha nga daw lalaki. Sabi niya, parang kaya ko pa mag-baby number 4. Pero nung buntis ka. Pero nung buntis ka, ayoko na pala, gate na ako. Hindi ko na kaya. Eh nung nairi ko ng isang beses, parang kaya ko pa pala. Parang nakalimutan ko bigla yung ano, labor pain. Tsaka hirap nung siyam na buwan na nagbubuntis ako. Ito kasi talaga kay Olivia talaga ako pinaka nahirapan na sa pagbubuntis ha. Pero nung sa pag-labor tsaka delivery, sa kanya yung pinaka mabilis tsaka pinaka madali. Hindi talaga ako nahirapan. Dumating na yung nirequest sa amin na cream. Kain muna kami. Anak? Starbucks? Ano yan? White chocolate lang. White chocolate. Oo. Walang... kape-kape. Kasi nga, dumidede itong si Olivia. Tapos yan, pinasuot ko lang yung padala ng Love to Dream. Kumalma siya, in fairness. Hindi siya yung nagugulat. Oo, ayun o. Love to Dream. Tapos, ito naman yung from Eda Mama, yung Zazu, pinagamit namin. Tapos, pinituran ko lang siya. I am one day old. Ay, yung baby ko. Louie, Louie. Baby na. Tumain na pala siya. Nagpupo. Ang dami. Nice na. Okay.
Galit na galit naman. Bakit pag umiiyak? Bakit ganyan? Oh. Biglang tumigil ka nung may nakatapat sa iyong camera. Ito ba? Ah, sige. Ano? Kayo na umiiyak ka eh. Oh, ngayon, may nakatapat na camera o nagpapakyot, oh. Oh, ano? Oh, naghahanap ka talaga ng daddy, oh, oh, oh. 4:20 na ng madaling araw. Ito parang di natutulog. Ano, kanina nagpa-dede tapos natulog na.